Yan, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras man ninyo ito mapanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ngayon, kunting kaalaman lang, kunting idea yung ibigay ko sa inyo, yung kunting tutorial. Kasi may nagme-message sa akin sa messenger, boss, ituro mo sa akin yung kunting idea mo, paano ba magliliha. Yan, siyempre, simple lang talaga yung pagliliha. Siyempre sa kumpanya, nakasistema yan yung pagliliha. Hindi yun basta pagliliha-liha lang. Kailangan din may sistema yung pagliliha. Bago ang lahat, siyempre, mag-shoutout muna ako. Big shoutout, special mention sa kaibigan ko na maganda. Yan, mabait. Fresh from the ocean, representing me, Ethemy. Yan. Ma'am Ethemy, salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Salamat talaga, maraming salamat po. At syempre, hindi yan magpapahuli si Ma'am Raquel Obsorsogon. Ayan, Ma'am Raquel, salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Syempre, daanin ko yung taga Mexico. Ayan, Mexico. Ayan, si Mexi Pinay. Ma'am Guapa, yung kasi yun ang tawagan namin. Ma'am Guapa, salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Big shout out sa iyo, at taas puso akong nagpapasalamat sa iyo, Mixi Pinay, isang chief cook sa Mexico. Ayan, siyempre, punta na tayo sa Africa. Ayan, si Bike and Fish OFW Adventure. Ayan, Master, salamat. Ito na, shout out na kita. Ayan, shout out Master, ingat palagi dyan sa Africa. Ayan, Bike and Fish OFW Adventure. Ayan, shout out Master. Siyempre, hindi magpapahuli si Modest TV. Ayan, Modest TV. Ayan, Modest. Sir, shout out sa iyo. Maraming salamat sa suporta mo sa aking YouTube channel. Ayan, tara, umpisahan na natin. Let's go! Ayan, ang pagliliha talaga, yan ang tungkol po sa pagliliha yung ituro ko sa inyo ngayon. Ayan, sa katanungan ni Donski. Ayan, salamat Donski sa iyong magandang katanungan. Ayan, ang pagliliha talaga, ayan. Ito, ipakita ko lang yung mga kahoy dito, yung halimbawa ko or example na paano. Ito po yung sa furniture na kahoy, ito po. Ito po yung ordinary na kahoy. Yung pagliliha po, hindi natin salungat, hindi natin ipa-horizontal, hindi natin salungat sa grano. Dapat yung pagliliha po, kung ano yung saan punta yung grano, doon din tayo magliliha. Pag ganun din, kung sa tingin natin yung grano na papunta sa atin, dapat dito tayo ititira. Yung pagkuha natin, vertical palagi yung pagliliha natin, kasi mahirap na, kasi yung mga kahoy kasi sensitive kasi yan, lalo na kung furniture yung trabaho mo. Yung pagliliha talaga dapat may sistema talaga yan. Dito sa ibang bansa, yung pagliliha nila may sistema. Kung ano man yung grano ng kahoy, doon yun kunin nila, doon sila magliliha. Hindi yung paganon, pabalabag, pa horizontal. Hindi yun pag-ganon-ganon lang, kahit saan magliha, may sinusundan yan sila na pa-vertical. Yun, sa anong kuan yung grano, doon sila magliha, pag-ganon lang. Wag, hindi yung liha doon, liha dito, liha doon, liha dito, liha doon, hindi. May sinusundan yan sistema. Para sa akin din, may sinusundan kami din na sistema sa pagliliha. Kahit hindi kami furniture company, pero inaaral din namin yan, lahat ng sistema sa pagtuturo, kasi bilang technician din, tinuturo din namin yan, yung mga sistema na ganyan. Kasi lahat na naman ng mga furniture company dito, lahat din ng mga nagtatrabaho po na sa mga nagbibintura ng sasakyan, lahat din tinuturo naman namin na ganyan. Yung mga baguhan, tinuturoan namin ganyan kung paano ang pagliliha. Yung pagliliha talaga, hindi naman talaga pag-ganon-ganon lang, dapat may proseso yung pagliliha namin, may sistema, pa-vertical, hindi salungat sa grano ng kahoy, hindi salungat siya. Dapat kung saan papunta yung grano, doon din tayo magliliha.
Ganun lang yung hindi pa horizontal, hindi pa vertical. Tingnan mo lang yung grano ng kahoy. Tapos yung kuha naman, yung resulta naman, yung pagliha mo na pa horizontal lang, kahit saan ka magliha, ang resulta diyan, kung magpa-final ka diyan, may scratch diyan, may mga scratch diyan, lalo na kung na pang final finish mo na yung liha mo, tapos yung hindi mo alam yung sistema ng pagliliha mo, may kwan talaga siya, may scratch talaga siya sa itaas ng pinturahan mo. Yun, may scratch siya. Yan talaga ang sistema ng pagliliha. Kung ano man, kung saan ka man nag-umpisa, doon ka lang talaga. Yan, kung sa sasakyan man, may sistema din yan. Yung pagliha nila, kung pa horizontal, pa vertical, doon lang sila talaga. Hindi lang yung liha dito, liha doon, hindi talaga. Ganun talaga yung sistema pinag-aralan. Madali lang siya pagliliha. Sa tingin natin, madali lang yung pagliliha, pero pinag-aralan yan. Hindi lang yung basta-basta kaliha, kasi lalo na nagtatrabaho ka sa malaking kumpanya ng furniture, malaking kumpanya ng sasakyan, siyempre may mga QC yan, may tinitingnan yan, lalo na pang-final, ikaw na yung pang-final na tumira, tapos yung pagliha mo balabag. Siyempre pag-spray mo ng pang-final na top coat, yan, pagtuyo yan, kita yung scratch. Yan talaga, yan ang resulta. Salamat talaga sa katanungan mo. Ang magandang katanungan mo. Ganun talaga. Saan ka man magkuhan. Okay lang sana kung sa atin lang yan yung mga ganyan, mga kuhan lang natin yan, gawain lang natin yan, yung pambahay lang natin, o hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya. Okay lang kahit saan, anong porma yung pagliha mo, at least sa'yo lang yan. Pero pag nagtrabaho ka na ng kumpanya sa furniture, lalo na sa furniture, yan ang furniture talaga, masisilan talaga yan. May QC kasi yan, may QC, manghirap. Kaya kami din dito, bilang din isang technician, tinuturo din namin yan, paano ba yung proseso sa pagliha, lalo na sa final finish. Ayan, pag tinuturo namin yan sa final finish, kasi yung pagliliha din, sa final finish, saka sa una palang pagliha mo, may liha, by number kasi yan, yung liha na yan, yung pagsasanding, anong liha ang gagamitin mo sa primero, anong liha ang gamitin mo sa pang-final. Ganon ang sistema sa pagliliha. Sa tingin nyo, madali lang, pero mahirap yan. Saludo po ako sa mga sanding man dyan, sanding woman, sa nagtatrabaho ng furniture at sa nagtatrabaho ng mga sasakyan. Yan, mahirap, madali yan tingnan, pero sa ginagawa nila, mahirap yan. May sinusundan yan sila na pattern. Hindi lang yan basta-basta liha ng liha lang. Ayan, salamat talaga. Salamat, sana po may natutunan ka sa aking kasagutan. Dapat kung saan man banda yung grano, lalo na sa nasa furniture ka nagtrabaho, dungski, kung saan man banda, saan man nagkuhan yung grano ng kahoy, katulad dito, naka-primer na to, yung grano niya, pag ganun, ganun lang yung liha natin. Hindi natin salubungin yung grano niya. Hindi din tayo pa horizontal, kasi masisira yung grano niya na sa kahoy. Kasi yung grano kasi ng kahoy, isa din yan nagpapaganda ng design ng kahoy. Ayan, yan talaga. Yan ang purpose na dapat malaman mo, kahit simpleng kaalaman, pero mahalaga pala dyan. Mahalaga pala yan sa nagtatrabaho ng furniture, sa nagtatrabaho ng mga nasa sasakyan na nagpipintura. Yan po. Sana po, Dongski, may natutunan ka sa ibig kong sabihin. Sana kuan sa iyo, okay sa iyo yung paliwanag ko, kung bakit ganun ang sistema. Ayun, ganun talaga ang sistema sa pagliliha. Hindi lang yun basta-basta liha, kanang liha, kahit saan, baliwala yung ganung sistema. Dapat talaga may guide kasi yung pagliliha talaga. Kasi bilang isang technician talaga, hindi din mabiro yung pagtuturo mo sa mga ganun. Kasi bawat problema, kasi punta ka ng mga furniture, punta ka ng problema ng sasakyan, na doon talaga nakikita. Kasi pag may scratch talaga, may tendency talaga siya
nga nagkakrack yung final mo, yung top coat mo, or either yung pintura mo, lalo na sa pagliliha mo na hindi na maayos. Ayan, yan lang talaga. Yan, sana po Dongski, salamat. Satisfied ka sa paliwanag ko. Sana po may sa mga silent viewers ko dyan, sa nanonood ko dyan, sa nagpalo sa aking color, sa aking channel Color Remix TV, sana po may konting idea, konting nalalaman po kayo, konting kaalaman na nadagdag ko sa inyo. Yan po, tungkol po sa paano pa magliha. Yan, yan po. Sana po may konting kaalaman kayo na hindi lang pala basta-basta liha ng liha lang. May sinusundan din yan na pattern. Hindi lang yung pa ganun, pa vertical, pa horizontal, pa kuan lang, pa markang bahala lang. Hindi. May sinusundan yan na pattern. Pinag-aralan din namin yan. Pinag-aralan, pinag-trainingan, binigay ng kumpanya. Tapos yun din ang ituturo namin sa customer namin na kumpanya. Yan, lalo na sa furniture company at sa mga sasakyan na nagtatrabaho, nag-i-spray. Ayan, yan po. Salamat sa walang sawang suporta. Salamat sa katulungan mo, Dunske. Sana po okay ka sa kasagutan ko. Sana po hindi ka magsawa sumuporta sa aking YouTube channel. At salamat po sa nanonood sa aking YouTube channel, lalo na po sa mga silent viewers dyan. Maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsawa sa aking mga tutorial na ituturo, kahit kunti lang. Ayan po, sana po may natutunan kayo. Welcome po at God bless.